pagsilang ng ating Panginoon. Hallelujah. Pero napakahalaga po na meron pa rin tayong Word of God na dapat ay ating pong mapagsalusaluhan. Amen. So handa na po ba kayo, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Ang ating pong teksto ay yung pong life verse ng marami. Amen. At tinatawag po itong puso ng Biblia. Amen. Tinatawag itong the heart of the Bible. Amen. At minsan ko na po itong na-share, mga batid. Amen. Sa ibang salin. Amen. Pero ngayon ay daanan ko lang saglit kasi nung December na Christmas fellowship natin ay ginamit ko rin ang tekstong ito. Amen. Ayan, John 3:16. Amen. Hallelujah. Hallelujah. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Amen. So napakaganda na talata sapagkat yan ay tinatawag nga na puso ng Biblia. Amen. Tinatawag din yan na the golden birds in the Bible. Amen. Hallelujah. So nung isang taon, hinimay-himay ko. Amen. Pwede natin balikan sapagkat nagsilang naman po yung pag-share ko ngayon. Atingin niya, Atilira. Yan, for God, the greatest love, so love, the greatest degree. Amen. Di ko na po ipapaliwanan. The word, the greatest company. Amen. That He gave, the greatest action. Amen. His only begotten Son, the greatest gift. Amen. That everyone, the greatest opportunity. Amen. Who believes, the greatest simplicity. And into Him, the greatest attraction. Amen. Appears the greatest assurance. Amen. But, yung but, the greatest difference, yung pagkakaiba natin, would have the greatest promise, eternal life, the greatest blessings. Amen. Nung isang taon po yan. Pero ngayon, ay lagyan uli natin ang panibagong katotohanan na makakatulong sa atin. John 3:16 pa rin, ang ating teksto. Amen. Sa mababaw na salin, magandang namnamin eh. Sabi nga ni Sister Irene, nang mapakinggan niya ito, na-born again siya. Amen. Sabi naman ni Sister Isa, nang ito ay mapakinggan niya, amen, tumanim na sa kanyang puso. Ginawang pa nga ito ng kanta ni Sister Isa eh. Amen. Hallelujah. John 3:16. Amen. Kaya sabi niya sa mababaw na salin, Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinuman na sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sandali po tayong manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po ngayon pong umaga sapagkat ang salita mo, Panginoon, ay muli po naming mapagsasalusaluhan. Aking dalangin, Panginoon, na hindi lang namin mapakinggan, Panginoon, ang mensahe ng dakila mong pag-ibig, kundi ito po'y maisang puso namin at maisang buhay. Panginoon, tulungan mo po ang aking pong mga kapatid sa pakikinig. Tulungan mo rin po ako sa pagbabahagi. Lord, tunay po, Panginoon, na may padama rin namin sa iyo, Panginoon, na aming pinapahalagahan ang dakila mong pag-ibig sa aming buhay. Bless mo kami sa pag-aaral na ito. Binabalik ko na po sa iyong kapurihan ngayon pa lamang sa aming pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. So, muli nating isa-isahin. Amen. Amen. For God. Amen. Na pwede natin lagyan ng pangunawa, the greatest power. Sapagkat wala namang ibang totoong makapangyarihan sa lahat, kundi ang Diyos.
Amen? Kundi ang ating Diyos. Ang sabi nga ng Genesis chapter 35, verse 11. Amen? Genesis chapter 35, verse 11. Amen? Sa inyong mga Biblia, bumuklat po tayo. Nakasulat po yung ganito. Patungkol sa ating Diyos. Amen? Sabi sa verse 11, amen? Sinabi pa sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak, narami ang iyong mga inapu at sa kanina ay may magiging hari, magmumula sa lahi mo maraming bansa. Amen. So, ito yung salita ng ating Panginoon. Gusto kong kunin dito yung salitang, ako ang makapangyarihang Diyos. Amen? Ang pinakadakilang kapangyarihan ay ang ating dakilang Diyos. Amen? At dahil siya ay makapangyarihan, amen? Wala nang bagay na mahirap sa Diyos. Jeremiah chapter 32, verse 27. Amen? May ano bagang bagay na mahirap para sa akin? Ang sabi ng Panginoon. Amen? So makikita natin mga kapatid na sa Diyos ay walang bagay na mahirap sapagkat siya ay makapangyarihan sa lahat. Amen? The greatest power. Kaya nga sabi nung Isaiah chapter 9, verse 6, no? At sa inyo ipapanganak ang isang sanggol, siya'y tatawaging kamanghamangha, tagapayo, walang hanggang ama, makapangyarihang Diyos. Amen? Yan ang ating pong Diyos na pinaglilingkuran, makapangyarihan. Amen? Kaya pag sinabing full God, dapat nakatanim sa ating isipan, wow, pagdating sa usaping Diyos, wala nang hihigit pa dyan. Yan ang makapangyarihan sa lahat. Amen? Hallelujah. So, sunod natin. So love, amen? The greatest emotion. Yung pag-ibig, sabi nga wala nang hihigit pa sa pag-ibig. Amen? Ito na yung pinakadakilang damdamin. Amen? Na dapat ay nararamdaman ng lahat. Lalo na ng mga anak ng Diyos. Ang sabi nga ng 1 Corinthians chapter 13, verse 13, at natuto'y mananatili ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Subalit ang pinakadakila sa lahat ng ito ay ang pag-ibig. Amen? Bakit napakadakila ng pag-ibig? Sabagkat ang sabi ng Biblia, 1 John chapter 4, verse 7 hanggang 8, mababasa natin ang ganito, sa aklat ng unang Juan, ang kapitulo ay 4, ang talata ay 7 hanggang 8. Amen. Sabi rito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Take note, dakila ang pag-ibig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So ang bawat tao ay dapat na marunong umibig, lalo na ang magkakapatid sa Panginoon. Amen? Kumusta? Kumusta ang ating pag-ibig? Amen? Hallelujah! Yung pang pag-ibig na ito ay dumadaloy pa sa ating mga puso. Amen? Ito'y napakadakilang damdamin na hindi dapat mawawala. Amen! Ang Diyos, siya ang pag-ibig at hindi lang basta siya ang pag-ibig, ipinadama niya ito sa atin. Romans chapter 5, verse 8. Amen? Aklat ng Roma, kapitulo 5, ang talata ay 8. Amen? Sabi rito, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Amen? Sabi rin, ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Amen? At napakadakila ng pag-ibig. Amen? Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, amen? Tayo may katiyakan. Amen ba mga kapatid? Roma chapter 8, amen? Verse 35 to 39. Nababasa natin ang ganito sa Roma chapter 8, verse 35 to 39. Amen? Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kaubaran, ang panganib o ang tabak? Ayon sa nasusulat,
Alang-alang sa iyo, nangangalit kami mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. 37, hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating mapagdagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyakong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Napakadakila talaga ng pag-ibig. Amen, mga kapatid! Dapat natin na nasain ang damdamin ito. Amen, hallelujah sa ating pong mga buhay. Sige, tusunod natin. For God so loved the world. At sinabi the world, mga kapatid, ito'y tinatawag din na the greatest measure. Amen, ang dakilang sukatan. Oh, dakilang sukat. Amen? Bakit ko nasabing dakilang sukat? Bakit itong aking inilagay? Sapagkat yung pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang sukat. Amen? Sabi nga ng awit, 103 verse 11. Amen? 103 verse 11 ng awit sa mababaw na salin. Ito ang ating mababasa. Awit 103 verse 11. May nakasulat na ganito. Verse 11. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos. Yan, sa may takot sa kanya. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Walang sukat. Amen. Hallelujah. Kaya masabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Amen. Pag sinabing buong sanlibutan, mga kapatid, wala siyang walang hangganan. Lahat ng tao sa mundong ito, dahil dito lang naman sa mundong may tao. Ewan ko lang kung naniniwala kayo na sa Mars at sa ibang planeta may tao. Amen. Hallelujah. Dito lang may tao sa mundo. Amen. So, pag magkagayon pa man sa buong universe ang daigdigan, ang Diyos hindi masusukat ang kanyang pag-ibig. Amen? Kaya pag sinabing the world, amen, ito'y para sa lahat. Walang hangganang sukat. Amen? Sige, tuloy natin. Amen? That he gave. Amen? Yung salitang that he gave. Amen? Itong mga patid ay nagdahayag ng dakilang kaloob. Ano ba yung ikinaloob sa atin ng Diyos? Amen? Yan. Sabi ng Roma chapter 8, verse 32. Lahat ng Roma, kapitulo 8, ang talatay 32. Basa natin ang ganito. Roma chapter 8, verse 32. 8, verse 32. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Kung naipagkalob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakalob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Ang sinin mga batid, ang dakilang kaloob ng ama ay ang kanyang personang anak, ang kanyang buktong na anak, persona ng Diyos. Amen? Hallelujah, binigay sa atin. Sabi nga ng Epeso chapter 2, amen? Epeso chapter 2, verse 4 hanggang 9. Basa tayo ganito, subalit napakasagana ang habag. Amen? Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakilang pag-ibig na inukol niya sa atin ay binuhay niya kay Kristo kahit nung tayo mga panay pa dahil sa ating mga pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang biyaya o kaloob. Sa kanyang kagandahang loob dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus ay muling binuhay na kasama niya at binupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay makipagpakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig ay Kristo at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos. Eh?
ang dakilang kaloob ng Diyos. Si Kristo, at dahil kay Kristo ay meron tayong kaligtasan. Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Tanging na kay Jesu Kristo lamang. Amen? Siya lamang ang daan patungo sa langit. Kaya nararapat lamang na ang bawat tao'y kumilala at manampalataya sa ating Panginoon. Siya yung dakilang kaloob. Amen? Hallelujah. Okay, dagdagan pa natin. Amen? That He did His only begotten Son. Pag sinabing itinuo nito sa kanyang bugtong na anak, ito'y tumutukoy sa tinatawag na the greatest sacrifice. Amen? Siya yung dakilang handog. Amen? Siya yung dakilang alay. Amen? Ito si Jesus. Amen? Ang sabi nga ng Hebreo chapter 10. At ng Hebreo chapter 10, verse 12 to 14. Mababasa natin ng ganito mga kapatid sa talatang 12 hanggang 14. Ayan. Ngunit si Kristo, Hebreo chapter 10, verse 12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Sapagkat tumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ignote, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal, magpakailanman, ang mga nililinis niya. Sa yung handog na ito, si Jesu Kristo, siya yung dakilang alay, dakilang handog, na dahil sa kanya, sapat, ang ginawang pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay upang maging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Kaya siya yung dakilang alay, greatest sacrifice. Amen? So tuloy natin, amen? His only begotten Son, amen? Masala yung kadugsong? That whosoever believe in Him, amen? Yung upang kung ang sino man na sumampalataya sa kanya, ibig sabihin ng sino man, ito mga kapatid ay tinatawag na the greatest invitation. Panyaya ito para sa lahat ng tao. Walang pinipili ang Diyos. Amen? Hallelujah! Sabi nga ng Matthew 11 verse 28 to 30, nabanggit kanina ito Mr. Irene, amen. Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nangabibigat ang lubha. Kayong lahat, walang itsapwera doon. Wala dong nadidiscriminate. Wala dong hindi pwede. Sabi ng Panginoon, lumapit kayong lahat sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayong aking pagpapahingahin. Bibigyan ko kayo ng kapahinga ng inyong mga kaluluwa. Sabi ng Panginoon. Kaya ito'y panawagan, imbitasyon para sa lahat. Amen. John chapter 6 verse 38. Amen. Mababasa natin John chapter 6 verse 38. Ang mga lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Sabi ng Panginoon, sino man ang lumapit sa Panginoon ay hindi niya itataboy. Amen. Sapagkat hindi namimili ng Panginoon, ang paanyaya niya ay para sa lahat. Amen. Roma, kapitulo 2, ang talatay 11. Amen. Aklat ng Roma, kapitulo 2, ang talatay 11. Kasulat na ganito mga batid, sa talatang 11. Amen. Sapagkat ang Diyos ay di natatangi. Amen. Yan ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hindi siya nagtatangi. Kahit na tayo'y makasalanan, hinawag pa rin tayo ng Panginoon. Kasali tayo sa inimbitahan. Kahit na tayo'y pasaway, kahit na ang tigas ng ulo natin at kung ano-ano ang ating pinagagagawa, ang paanyaya ng ating Panginoon, amen, ay patuloy pa rin laan para sa atin. Hindi sinasanga ng Diyos ang pintuan, hindi niya pinuputol ang daan. Amen. Ito ang panyaya ng Panginoon. Lapit sa Diyos. Dahil ayaw ng Diyos, mga kapatid, na may taong mapapahamak. Amen.
Ayaw ng Diyos na may taong mapapahamak. Ang gusto niya, lahat ay makapiling niya. Pero nasa atin ang pagpapasya kung tayo ba'y tutugon sa dakilang banyaya ng ating Panginoon. Wala siyang inichapwera. Lahat ay gusto niyang maligtas. 1 Timothy chapter 2, verse 3 hanggang 4, ito'y mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig, na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Lahat ng tao ay maligtas. Kahit ano pang buhay ng isang tao, ang panawagan ng Diyos ay para sa kanya. Kahit ano pa tayo, kahit sino pa ang isang tao, ano bang pinagdaanan niya sa buhay, napakadakila ng panawagan ng Panginoon, ito'y para sa lahat. Hindi tayo karapat-dapat, pero tinatawag tayo ng Panginoon. Amen? Yung takbo ng isip natin, yung way of life natin, yung pananalita natin, yung attitude natin, hindi tayo karapat-dapat, pero itong napakadakilang panawagan ng Panginoon para sa lahat. Amen? Hallelujah! The greatest invitation. Amen. Sige, tuloy natin. Amen. Whosoever believe in Him should not perish. Ito'y tinatawag na the greatest blessings. Yung hindi ka mapahamak, ito'y napakadakilang biyaya ng ating Panginoon. Amen. Napakadakilang pagpapala ng Diyos. Acts chapter 15, verse 11. Aklat ng Gawa, chapter 15. Verse 11, para sa puntos na ito. Amen. Sumasampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Ngayon din naman sila. Nangaligtas lamang tayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Amen. Kaya nga the greatest blessings, dahil lamang sa biyaya, kaloob ng Panginoon. Kaya tayo ay may kaligtasan niya. Yung Efeso chapter 2 verse 8 na binasa rin natin kanina. Amen. Sa biyaya, sa King James Version, sa biyaya, for by grace you are saved. Sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Kaya napakadakila. Ito talaga, golden verse na lang ito, mga batid. Itong John chapter 3 verse 16, punong-puno ng napakadakilang mensahe na kakatagpo sa lahat ng tao. Lahat ng kalagayan ng tao pwedeng katagpuin ito. Napakalawak ng ibig sabihin, napakalawak ng mensahe ng Juan Kapitulo 3, ang talatay 16. Amen? Nandyan ang dakilang biyaya sa loob ng ating Panginoon. At kaululihan, amen, that have everlasting life, the greatest reward. Hallelujah. Yan yung pinaka. Yan ay yung ultimatum. Amen? Na pagdating ng oras, ang pangako ng Panginoon na tayo'y makakasama niya sa kabilang buhay doon sa kanyang langit at magmamana tayo ng walang hanggang buhay ay ating makakamtan. Ang bawat naglilingkod sa Diyos, nagtatapat sa Diyos, nagpapatuloy na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ay maaaring umasa sa tinatawag na great reward. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah! Kaya kahit anong problema, kahit anong pagsubok, kahit anong tukso, anong bagay na nagnanais na agawin ka sa kalooban ng Panginoon, huwag tayong mabayag, ipaglaban natin ang ating napagandang kalagayan na tayo mga inibig ng Diyos. Amen! At pinangakuan ng buhay na walang hanggan pagdating ng panahon sa kaharian ng ating pong Panginoon. Nasa atin na ang pag-asa. Hawak na natin yung assurance of salvation. Subalit ang katuparan nito, yung reward nito, ay pagdating ng ating Panginoon at pagdadala niya sa atin doon sa kanyang kaharian. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pwede ba natin kumustahin ang ating mga sarili ngayong umaga? Kumusta ka? Kung ikaw ay bagong mananampalataya, huwag mong kalilimutan, napakahalaga mo para sa Diyos.
Binigay niya si Jesus ang kanyang buktong na anak para ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan. Huwag mong babaliwalain ito sa buhay mo. Kung ngayon mo lang ito napakinggan, man, ito'y misahe, buhay na misahe ng Diyos para sa iyo, sapagkat mahal ng Diyos ang kaluluwa mo. Kung ikaw ay matagal ng mananampalataya, napakinggan mo nang madalas ang talatang ito, memorize mo pa nga. Pero kumusta? Ano ang epekto nito sa ating buhay? Ang verse ba na ito o ang talatang ito na puno ng kaseryosohan ng Diyos, sinusukliang ba natin ang kaseryosohan ng paglilingkod? Gaano ka kaseryoso sa iyong paglilingkod sa Diyos na kailanman ay hindi na pabibiro? Ginawa niya ang pinakadakilang bagay. Hindi biro, hindi basta-basta. Huwag kay magulang, kahit palabing limang anak mo, bibigay mo bang isa para patayin? Kahit masawa yung anak mo, hindi mo ibibigay. Ibigay kahit masawa. Kasi mahal mo yan eh. Ewan ko lang yung iba kung nasuko na. Ewan ko lang yung iba kung nasuko na. Suko ka na ba? Amen, hallelujah. Ang sinabing, nangangailangan dito ng pangandog. Kakatayin. Ayaw mo bang i-offer yung anak mo? Ang Diyos tunay na napakadakila, mga kapatid. Ikaw, ayaw na ang daming mga oras na sinasayang, pero binigay ng Diyos sa Jesus para sa atin. Yan ito kadakila ang Panginoon. Seryoso siya. Hindi siya nagbibiro sa pagbibigay niya ng kanyang buktong nanay. Nawa, mga kapatid na Kristiyano, ang pinag-usapan natin ito, magandang din sa atin ang totoong kaseryosohan ng paglilingkod sa Diyos. Hindi biro ang ginawa ng Panginoon na pagbibigay ng kanyang sarili. Hindi rin biro ang langit. Mahirap makarating sa langit. Madali pero mahirap. Ibig sabihin, meron kang gagawin, meron kang iingatan. Hindi biro ang langit. Kaya kailangan doon, hindi biro-birong paglilingkod sa Diyos. Hindi rin biro ang impyerno. Baka nakakalimutan po natin, may mga tao nakakalimut sa impyerno. Hindi biro ang impyerno. Ito'y walang hanggang pagtulusa. Pero ayaw ng Diyos na ito'y maranasan ng mga taong nilikha niya. Kaya binigay niya sa atin ang dakilang handog, ang dakilang alay na walang iba kundi si Jesus na ating Panginoon. Gaano mo nararamdaman ang pag-ibig na ito ng Diyos sa iyo at gaano mo ito pinapalagan? Yoko natin ang ating mga ulo ngayong umaga, ngayong tanghali. Amen. Naman tayo na kayo ko. Ang talatang ito ay sobrang daming beses na natin napakinggan. Huwag mong kalimutan, kapatid. Huwag nating kalilimutan na ito yung nagsasaad ng kadakilaan, ng kapangyarihan, ng kaseryosohan, ng kabutihan, ng pag-ibig ng ating Panginoon. Grabe ang biyaya ng Diyos para sa iyo, para sa akin. Kailanman din natin ito dapat baliwalay. Wala naman tayong halaga. Sino ba tayo? Sino ka ba? Sino ka ba para pahalagahan ka ng Diyos? Wala naman tayo, wala ka naman eh. Pero ang Diyos nagpahalaga para sa iyo. Seryoso siya nung gawin niya ito. Buhay ng kanyang minamahal na bugtong nanak, ilalay, binigay para sa iyo at para sa akin. Kapatid ko sa Panginoon, ngayong umaga, malaya tayong pumili, malaya tayong magpasya. Pero aking iminumungkahi at nawa ito rin ang ating nararamdaman. Piliin natin na pahalagahan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Piliin natin pahalagahan ang buhay ng Panginoong Hesus na inalay sa atin. Piliin natin pahalagahan ang napakagandang plano ng Diyos para sa atin.
Amahin mo ang pag-ibig ng Diyos. Habang lumalapit ang mga manunugtong, kinihahanda yung awit, isundo lang biyaya. Amen, habang inihahanda ito, ang bawat isa'y nakayuko. Hindi ko alam kung paano ka kinukumbigta ng pangangaral na ito. Napakasimple, napakapayak na pangangaral. Pero ako'y naniniwala, kung binubuks, kung nakabukas ang puso mo't isipan, nararamdaman mo kung gaano mo, kung gaano ka kamahal, kung gaano ka iniibig ng Diyos. Narapat lamang na tayo rin ay magbalik ng pagmamahal sa Panginoon. Paano natin may papadama? Sa pamagitan ng ating pong maalam na pakipag-ugnayan sa Diyos. Makita natin ang ating mga sarili ay umaga. Kung kinakausap ka ng Espiritu ng Panginoon, and nakikita mo na may pagkukulang ka sa harapan ng Diyos. Sa mga mensaheng iyong napakinggan, binibigay ko po ang pagkakataon, binubuksan ko ang altar. Malaya tayong makalapit sa unahan. Humanap ka ng lugar, masikip man ang unahan, pero humanap ka ng lugar kung saan ka makakaluhod, kung saan mo magagawang pasalamatan, purihin, sambahin ang Panginoon, kung saan mo magagawang ipalinis ang buhay mo at ipaayos ang buhay mo sa Diyos. Bukas ang altar, humanap tayo ng lugar. Hallelujah. Damahin mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid. Damahin mo pa, mga kapatid, damahin natin ito. Kung walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginamahal. Iyakap mo ang buong sa aking kalihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di napahiran ang kamandahan. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawa pa kaysa ako. Diyos na ang pangyarihan, magpalayo po ang bawat isa sa amin na patuloy po namin madama ang iyong dakilang pag-ibig sa amin, Panginoon. Tulungan mo rin kami, Diyos, na masuklian po namin ito sa inyo na seryosong paglilingkod, Panginoon. Maayos na buhay, maalap na pagsamba, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Hallelujah, pagpalain mo ang aking mga kapatid. Tulungan mo kami, Panginoon. Ipalutin mo kami ng dakilang pag-ibig. Kinikilala po namin, Panginoon, na wala po kaming halaga, subalit kami pinahalagahan mo. Na kami, Panginoon, ay magdusa doon sa walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Ginawa mo ang dakilang bagay, inabot mo kami, inibig mo kami, Panginoon, binigay mo yung buhay upang kami ay huwag mapahamak at magmana kami ng buhay na walang hanggang sa iyong karya. Napakadakila mo po. Tulungan mo kami na lagi po itong maging sariwa sa aming puso, Panginoon. Hallelujah, sa Diyos ang pagkilala sa kanyang dakila, sugdulang biyaya sa ating mga buhay. Hallelujah.
muna tayo umawit mula sa simula. Awitin natin ito sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat pagukulan ang mga at wagas mo magsina. Habang walang katayanan masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Patuloy po kami, Panginoon, nagpapasalamat sa kadakilaan at kabutihan mo sa aming pong buhay, Panginoon. O Diyos, tulungan mo kami, Panginoon, ang mga salita mong ito, Panginoon, na naghahayat ng kapangyarihan mo, ng kadakilaan mo, patuloy na matanim sa aming isipan, Panginoon, maging inspirasyon po namin ito sa araw-araw naming pamumuhay ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Bless mo po lahat, Panginoon.
Panginoon. Hallelujah. Physical, financial, family blessings. Talo na po sa spiritual, Panginoon. Pagpalain mong lahat, ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah.